one po yung Manila Pen Press, one was a game changer. Sino ba? This one, the real mo, sino? Your campaign at sino? This point, Alan Herman. Ah. Yes, saying that yung press one po could derail po your campaign at this point. Well, everybody is entitled to their opinion. Gusto ko lang ipaalam na yung mga mapagmataas na tao, katulad ng mga namumuno dyan sa Dilawan o Yellow Bay, na mga bully, hindi araw-araw bida ang bully. Minsan, lumalaban din ang ordinaryong Pilipino. In fact, maraming mga kababayan natin na nasa baba, na binubuli ng mga nakakataas sa kanila. The irony of it, some of them, sinasabi, no to bully. Pero sila yung number one bully. Kaya no to bully ako. They cross the line. Actually, hindi ko sila tatantanan. Sinunog na nila yung tulay. Sa totoo lang, basto sila, wala silang paggalang sa pagkatao mo, mababa ang tingin nila sa iyo, mataas ang tingin nila sa sarili nila. Kaya ayaw sila ng tao. Alam mo, kaya tama yung sinasabi I think it was Senator Ping Lacson. Hindi siya naniniwala na 60% ng Pilipino loyalist ng Marcos. It's just that galit lang ang tao sa mga Dilaw at Yellow Pink. Galit lang. Kasi nga, mapagmataas sila. Ang pakiramdam nila, mataas na uri sila. Sila ang mataas na tao. Kaya yung mga mahihirap o mababang tao, tahimik lang. At pinapakita yung kanilang tunay na damdamin sa pagboto. Tingnan mo. Diba, naglalabas sila ng survey? Diba, naglalabas sila ng survey? Who got negative 9.9? Trust rating. Negative 9.9. Net dissatisfaction. Ibig sabihin, hindi nagmamatch yung pinapakita nilang survey sa numero nila na gusto silang iboto ng tao, wherein negative 9% ang resulta ng distrust sa kanila. It doesn't make sense. I don't have to be social scientist to understand this. Simple lang. Galit sa kanila ang tao. Tahimik lang. Tapos sila lang yung maingay. So, yun naman ang basa. O ngayon, sila nambubuli. Binubuli si Senator Ping Lacson. Binuli si Secretary Norberto Gonzales. Ako binuli. Ito ngayon ang tanong ko. Huwag na natin layuin ang usapan. I challenge them. Ito, challenge ko sa kanila. Sa mga Yellow Pink. Challenge ko sa kanila. Deny. Please deny. I challenge the Honorable Vice President Lenny Robredo. Deny. Deny nyo na hindi nyo kami pinaatras. Na hindi nyo pinaatras si Norberto Gonzales. Hindi nyo pinaatras si Senator Ping. Ang tanong ko, bakit? Kayo lang ba ang may karapatan tumakbo? Kayo lang ba ang may karapatan maging kandidato sa pagkapangulo? Kayo lang ba ang magaling? Kasi puro BBS. Bilib na bilib sa sarili. Now, I challenge. This is on record. Huwag na kayo, again, huwag na kayo mag-speculate, huwag na kayo mag-spin. Diretsahan. Madam Vice President Lenny Robredo. Totoo ba? Totoo ba? Kasi nagpa-fact-check pa eh. Alam naman natin kung sino yung nagsasabing withdraw Lenny. Tama si Senator Ping Lacson eh. Sabi niya, pulis ako. Yung intention is very important. Sino makikinabang? Diba? Kaya sabi ko, bakit? Pag yung mga tao nagsikap sa baba, nagpursigi,
pinatunayan ang kanyang sarili dahil hindi siya malaking politiko, dahil wala siyang malaking mga politiko sa basket niya, wala nang karapatan na mamuno sa ating bansa. Kaya nga tawag ko sa kanila, BBS. And I challenge Bam Aquino. Sige. Tingnan natin. I challenge Bam Aquino to deny it. I challenge the Honorable Vice President. Pasinungalingan nyo kami kundi kayo nag-attempt nang makita ng taong bayan ang katotohanan kung sino ang fake, kung sino ito. Kasi hindi ako papayag na mabuladas ninyo ang tao na kayo ay santa pero kayo isang tita. Hindi talaga. Real talk lang tayo, real talk. Total, pag kayo nagsasalita, masakit sa damdamin namin, okay lang. Pag kami nangangatwiran, ba bastos na? Ba inaapi namin ang babae? Kailan naging issue ang babae? It is an issue of character. Character of a person na gustong maging leader ng bansa. Character ng tao. Character. Ugali. Totoong ugali. Now, ulitin ko po ulit para po bilang paggalang at lumiwanag ang kaisipan ng tao. Deny it. Bakit hindi kayo nagko-comment? Tapos sasabihin nyo, kawawa naman. Ba't inapi ba namin? So, pagsasabi ng totoo, pang-aapi na? Ewan ko ah. Ako naman, real talk lang. Ako, walang mawawala sa akin. Sanay ako nang wala. Ang hangad ko lang, makapaglingkod sa tao, yung maliit kong kaalaman, karanasan, ma-share ko sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, lalo na sa ordinaryong pamilyang Pilipino. Dalang hangarin ko, simpleng gobyerno. Minimum basic needs. Murang bilihin. Murang kuryente, murang gasolina, trabaho, ospital, eskwelahan, at saka pabahay. Yun lang ang gusto kong maibigay, maitawid namin ni Doc Willie ang mga kababayan natin sa krisis. Dahil nasa krisis pa tayo. Pero, total, bully sila. Nabully ako nung basurero ko. Nabully ako nung sidecar boy ako. Nabully ako nung high school ako. Nabully ako nung pumasok ako sa gobyerno. Kusyal. Lahat ng masakit na salita. Bobo. Artista lang. Walang alam. Pagpogi lang. Lahat ng pambubuli. Lahat ng masakit na salita. Nilulok ko na. Nakain ko na. Natai ko na. Araw-araw na lang. Nung lumaban ako na mayor, pinagtulungan din ako ng mga political elite ng Manila, ng mga malalaking politiko. Tumahimik ang tao. Survey shows in the 2019 election, mayoralty election in Manila, I'm number 3. They continue to project sa taong bayan na number 3 ako. Nung lumabas yung election, yung resulta ng election, tahimik lang pala talaga ang tao. 51%. So my point is, baka pagod na ang tao kasi bully nga kasi yung mga yellow pink. Bully silang mga namumuno sa yellow pink. Paano? Kapag isang restaurant kumain pula, ika-cancel nila. Tingnan nyo yung nangyari sa Iloilo. Nagninegosyo lang yung tao. Dahil kumain yung kalaban nilang kandidato, kina-cancel na nila yung mga pinagtutulong-tulungan nila. Saka tingnan mo, ako wala akong prejudice sa buhay. Pero ako, makikita mo karakter ng tao. It boils down to the leadership. When you allow bully, you're also the biggest bully.
you're the godfather of bullying. In this case, godmother. Hindi tayo pwede mag-sugarcoat. Bakit? Hindi matamis ang buhay ng tao. Napakapait ng buhay ng tao ngayon sa hirap na dinaranas niya. Man up. Say it. That when you ask us to withdraw Isko, withdraw Norberto, withdraw ganito, withdraw ganyan. Why? Kayo lang ba may monopolya? Bakit yung pinangungunahan yung karapatan ng tao? Hindi ba maganda para sa tao na marami siyang pagpipilian? Diba? So sa akin, bully kayo. Then I challenge you. Yes. May statement si Tony Barry Gutierrez, ano? Oh. Sinasabi niya, ang term, wala naman daw unification talks talaga daw nung hula. Tapos, hindi naman din na pinapit. Barry, mag-ingat ka. May CCTV ang Office of the Vice President. Barry, mag-ingat ka. May CCTV yung bahay sa McKinley. Barry, mag-ingat ka. Forbes? Ha? May CCTV at may picture yung bahay sa Dasmariñas Village. Pick talaga kayo. Kaya ayaw sa inyo ng tao. Hindi talaga. Pick talaga kayo. O, saka Barry, huwag ka na magsalita. Yung amo mo, pagsalitain mo. Hindi talaga. Ako ba may ina-atrasan sa inyo? Lahat ng pukul ninyo sa akin. Kahit na anong spin nyo, wala kayo narinig sa akin. With all honesty, I respect the way you manage your report because that's your job. Pero ako, wala akong ikinupublis eh. Lahat pinipilit kong sagutin. Bibihira na ang sagot ko, titingnan ko. Pag sinabi kong titingnan ko, kasi hindi ko talaga alam yung bagay na yun. Pero ako, yan, huwag ka na, pari, sabi ka na sa Gedli, pagsalitay mo yung amo mo, o baka hindi pa mabasa, kailangan yung teleprompter. Hindi talaga, wala akong prejudice sa babae. You saw that in my office. Sa opisina ko, bakla, tomboy, babae, lalaki, lahat pantay-pantay nagtatrabaho sa opisina. Hindi to gender issue. This is character of leadership. Character. Maaring ang tao hindi nakapag-aral, maaring ang tao mahirap, pero ang bawat tao may dignidad. Huwag mong kukunin sa kanya yun. Pag yun ang kinuha mo sa amin, inhulog mo kami sa bangin, sisiguraduhin namin, hawak namin ang paa nyo. Kaya I challenge him and I tell, Barry, huwag kang magsinungaling. Barry, huwag kang sinungaling. Baka hindi mo alam ang ginagawa ng amo mo. Okay, man. Oh, challenge ko sa kanila yan. Oh, now tell me if I'm lying. Then I'll show you proof. Thank you. Kaya sa akin, ngayon mga kababayan, sabi ko po sa inyo, sinungaling, fake, akusa, mapapagod kayo sa away ng pula at dilaw. Ganyan sila katoxic. Magsisinungaling hanggat kayang makalusot. Hindi matitigil. Maniwala, 1986 pa, tuwing presidential election tungkol sa istorya ng pula at sa istorya ng dilaw. Lagi nalang umiikot ang buhay natin for 39 years, 35 years, sa buhay ng pula at sa buhay ng dilaw. Sa kwento ng pula, sa kwento ng dilaw. Pwede ba? Kwento naman ng buhay ng ordinaryong Pilipino ngayon. Kaya mga kababayan, straight forward, no sugar coating. Bahala na po kayong maghusga sa karakter ko. Pero I will be real to you. Ito lang po ako, totoo ako. Wala akong mga pa-cute-cute. When, pag mali, tinatama ko sa abot ng aking makakaya. Pagka talagang maling-mali, nagagalit ako. Pag nakakatuwa, nangingiti ako. Pag sobrang nakakatuwa, tumatawa ako. Wala ako sa inyong ikinukubli. Walang pretension
hindi na kailangan ako lagyan ng mga talukap sa balikat sa loob ng simbahan para makita ninyong santo ko. I am no angel. Hindi po ako anghel. Makasalanan din tao po ako. Pero hindi ako demonyo. Okay? Kaya, mga kababayan, once and for all, lahat kami, including them, kami mga kandidatong presidente, maari, magaganda lahat ang intention. Maari, maganda lahat ang plano. Maari. Pero, ito na lang ang ibebenta ko sa inyo. Total 3 linggo na lang. Gusto nyo bang pumanatag ang buhay nyo? Gusto nyo ba ng peace of mind? Give me a chance. I will give you peace of mind. Maging Pangulo ako, walang away, walang bawian, walang higantian. Just plain peace of mind. Nakapokus sa problema mo, sa bayarin mo sa tubig, bayarin mo sa upa, nagangunahin bilhin, trabaho, may masisilungan ka, mag-aaral ang anak mo sa maayos na eskwelahan, pag na-hospital ka, may hospital kang mapupuntahan na maayos. Yun po ang gagawin. Peace of mind. Let's give a chance. Let's give our country a chance. Na magkaroon naman tayo ng peace of mind. Tama na, sobra na ang away ng pula at dilaw. Kayo mismo mga nandito, kayo mismo mga nanonood, kayo mismo, hindi na kayo makagalaw, baka ma-unfriend kayo ng kaibigan nyo sa Facebook. Baka matanggalin kayo ng amo ninyo sa trabaho. Masyadong mataas na yung level ng away ng pula. Kaya hindi tayo papayapa. Pagka ganyan yan, patuloy na magiging bansot ang paglago bawat pamilyang Pilipino at ang ating bansa. So yun ang panawagan ko. If you want peace of mind, you still have 3 weeks to decide. Walang away, walang higantihan, walang bawian. Available po ko. Okay. Yan ang inaalay ko sa inyo. Salamat po. Salamat po.